Vlog! Today's vlog, yan, papakita natin. So, nakita nyo na nakaraan. Ayan, meron tayong mga box yan. Magulo pa yung, ayan, ayan. So, ito, papakita ko sa inyo na nalinisan na yung isang kulungan natin. Tire-tire-tire na nyo nun. Ito yung before niya, ayan. So, ito yung before nung ating kulungan. Dito ba? And now, ito na yung itsura niya. Ayan, nilinisan to ni Daddy kahapon, di ba? Ito yung itsura na niya. Ito na yung itsura ng kulungan natin. Pero kailangan pa natin siyang pinturahan. Kasi sabi ni Daddy, maano na yung makalawang na. So, kailangan pinturahan tong kulungan nung ating inahin yan. So, nilinisan na ni Daddy tong bag ng kulungan na to. Kahit hindi pa natin na-indigan ng similya ng baboy, yung ating mga gagawing inahin. Kasi nga, may darating tayong mga baboy yan. Kasi may mga orders na tayong nare-receive. Mga ilang orders na. So, kailangan na nating invest ng mga ibang kulungan o mag-prepare nung mga extra kulungan natin. Kasi nga, may darating tayong mga baboy na orders na sa atin. Ayan. So, tatlo lang kasi yung kulungan namin. 1, 2, and 3. Tatlo lang yung kulungan natin. So, kaya kung may darating na tayong ano, yung baboy, hindi natin pwede ilagay naman dito. Kasi nga, ayan. Yung kulungan na to is naka, ano lang talaga siya, size dun sa gagawin natin inahin. Kasi nga, ang gagawin lang nung baboy dito is hihiga, tatayo, kakain lang. Ayan. So, hindi siya makakatakbo-takbo. Yan. For the safety dapat dun sa ating mga, kung magkakaroon na siya ng biit dito sa gilid-gilid katulad nung mga vlog natin nung nakaraan. Yung crib nung ating mga biit, ayan, nilagay muna na dyan ni Daddy kasi nga, pipinturahan din niya. Kasi nga, nakakain na ng kalawang. Ayan. Update namin kayo pag dumating na yung mga orders nating baboy. Ayan. Yung baboy kasi na order sa atin is nasa tatlo pa lang. Ayan, tatlo pa lang. Pero yung date kasi nung kailangan nila is hindi sabay-sabay. Kaya siguro is isa-isahin muna natin kasi nga wala tayong extra ang kulungan. Kasi nga kung sakaling kukuha tayo ng baboy tapos magkaiba yung kulungan na pinagkuha na natin tapos ikukulong natin sa isang kulungan, ayan, mag-aaway sila at may tendency yung, ayan, masugatan sila. Siyempre, pag nag-aaway yung baboy dun sa isang kulungan, yan, yung isa, siyempre, hindi makakakain ng maayos at baka mag-lose mag-lose yung timbang niya, ayan. Kaya, yung discarding gagawin namin is isa-isa munang kukuha ng mga baboy kasi, siyempre, magkakaibang date naman nila kailangan kaya okay lang yon, ayan, so yun lang yung ating munting update dito sa ating farming, ayan, backyard farming, ayan. So, ito pa lang kami, ito pa lang yung nag-start, ito pa lang yung nag-start tayo, ayan. Pero soon, di ba, wala imposible, basta masipag lang tayo, ayan. Mapaparami din natin tong mga inahin natin, di ba? So, dalawang inahin, nag-start tayo ngayon sa dalawang inahin. And sana, yung dalawang inahin na yan is, ayan, mag-click and goods na goods yung mga anak nila, di ba? Siyempre, wala namang imposible yun kung magtitiwala lang tayo, ayan, lagi tayo mag-pray kay Papa God. So, yun lang yung ating munting video. Kung nagustuhan nyo yung ating munting video for today, and please like, comment, and subscribe. Bye-bye!